Thank you, Lord. Isa pong mapagpalang araw sa inyo, mga kapatid. Sa umaga pong ito ay may panibago na naman po tayong topic na pag-uusapan tungkol sa ating mga proyektong pangonstruksyon. Ang ating pong pag-uusapan sa araw na ito, mga kapatid, ay tungkol sa pag-hollow blocks. So, madalas pong tinatanong natin, gaano po ba karami ang gagamitin nating hollow blocks? Napakahalagang bagay po ito na dapat malaman natin ang bilang ng hollow blocks na ating gagamitin sa ating proyekto. Malaking bagay po na makakapag-save tayo ng budget kapag po tama ang ating pag-i-estimate. So, napakahalaga po nito na dapat alam mo lang kung ilan ang eksaktong bibilhin mo. Kung magkaroon man po ng sobra ay hindi po napakarami. Sa panahon po ngayon, napakahirap na bibili ka ng mahal na materyales tapos hindi naman po mapapakinabangan. At malaking bagay po na dapat malaman natin kung paano ba ang tamang pag-estimate ng hollow blocks. Napakahirap po na isipin, ibinigay mo na ang lahat tapos sa bandang huli hindi rin pala magagamit, useless, walang kwenta. Total po, atin din lang naman pong mapag-uusapan ang tungkol sa pag-hollow blocks. E pag-usapan na rin po natin ang ibang mga bagay tungkol dito. Unahin po natin munang pag-usapan paano po ba i-layout ang hollow blocks. So, sasabay-sabay na po natin ito. So, simulan po natin. Ito po ngayon, tayo po ngayon ay meron na pong nailatag na hollow blocks. Papakita ko po sa inyo kung paano po ba una-una nililayout dapat ang hollow blocks. Ayan po. Ito. Ito po. Kung inyo pong makikita, dapat itong area na to hanggang dun po sa taas ay nilalagyan ng hulog, hinuhulugan po siya, no? Para po magkaroon siya ng reference hanggang pataas upang maging diretso, no? Mahirap po na kapag ka matigas na yung ating hollow blocks tapos tayo mag-aasintada, tapos magpapalitada na po. Ang mangyayari pag ito po ay tabingi, ang mangyayari niyan, malaki ang papalitadaan. So gagastos pa po, panibagong gastos na naman po yung kapag yung kanyang alignment pataas ay hindi po pantay. So dapat po ayan, dapat po siya pantay. Dapat magmula sa area na to hanggang dun po sa area niya na yan, pantay. So nililibel yan, nililibel po yan. Ayan, nililibel yan. Ito po ang patunay na ito po ay nilibel. Ayan, dito po sa area na to may makikita po kayong mga guhit ng lapis. No, nilibel po yan. Magmula rito, hanggang dun sa kabilang side ng poste, dun po, may libelasyon po yan. Yan. Ito, kung makikita po ninyo, ito. Yan. Yung tansi na yan, magmula po yan sa baba. Ito. Hanggang dun sa taas. No, nilagyan po ng hulog. Yan, no. Yan. Kung inyo pong makikita, ito po yung tansi. Hinulugan po yan. Tapos, nilibel yan. Ayan po. Ito po yung kanyang tansi. May nililibel po yan. Every time po na magpapatong ng hollow blocks, yan. Hanggang dun, nililibel yan. Tapos pagdating dito, ililibel ulit. Papunta po ron. Para po yung ating hollow blocks ay pantay-pantay. Hindi po siya tabingi. Hindi tatagilid. Tapos sa paglalagay naman po ng bakal, yan po. Ito po ang bakal natin. Yan. Ang distansya po niyan, magmula sa gilid, no, susukat po tayo ng 80 cm. Ito po. Yan, magmula dyan 80 cm po ang paglalagay ng ating bakal na vertical bar. Ito po. Yan, 80 cm po niyan. Tapos yung ating horizontal bar. Ito po. Makikita po niyan.
tuwing magpapatong tayo ng tatlo. Ito yung ikatlong patong. Ito po, isa, dalawa, tatlo. Ito na po, may horizontal bar po yan. Papunta ron. Nakakapit po yan sa poste. Tapos ang isa pa po sa dapat na huwag nating kaliligtaan sa paglalatag po ng ating hollow blocks ay yung pagkakaroon po ng sobrang mortar. Ito po ang tinatawag po nila dyan. Yan po, mortar. No, ang purpose po niyan para po yung magkapatong na hollow blocks, yan po ang magdidikit sa kanila. Bukod sa bakal na nilagay patayo, gagamitan po natin yan ng mortar. Tapos dito sa loob ng ating hollow blocks, may butas po yan, lalagyan din po ng semento yan. No? Yung sementong ilalagay dyan, ang tawag doon ay mortar. Nakakita na po ba kayo ng ganitong klase ng pag-aasintada? Yung magkakapantay po, yung kanilang mga gilid. No? Ang totoo po niyan ay hindi po yan mali. Tama po yan. Ang tawag po sa ganyang paraan ng pag-aasintada ay stockpan method. Yung ganito naman pong klase ng pagsasalansa ng hollow blocks, yung naka-alternate po siya. Yan, kung inyo pong makikita. Ang tawag naman po dyan ay ang running band method. Yan. Pero parehas po silang matibay. Kung ano po ba ang ginagamit natin na ratio ng concrete mixture natin. Sa ating pong project, ang ginagamit po natin ay isang sakong simento, tapos apat na sako ng buhangin para po tayo po ay makakapaglatag ng 30 to 36 pieces po ng 16 na hollow block sa isang supot ng semento. Yun po, ganun po kalaki ang tatakbuhin ng ating project sa isang supot ng semento. Ito po mga kapatid, yan lagi po nating pinapaalala sa pagle-layout po ng ating hollow blocks. Lalong-lalo na po dun sa area na paglalagyan po ng bintana. Kagaya po ng ating napag-usapan sa unang video natin, yung nagiging dahilan po ng mga crack sa wall, mga crack sa ating mga header ng ating bintana ay ang hindi pagkakaroon po ng lintel beam. Pero dito po sa project po namin, yan po, ino-observe po namin ang paggawa ng lintel beam. So itong area po na to, kung makikita po nyo, yan yung pinaka-header ng ating hamba. Binuhusan po yan dyan, nilagyan po siya ng maliit na biga. Bilang support po yan ng load niya dun sa taas. Para pagdating ng araw, pag nabigatan po itong area na to, hindi po sisikip ang inyong pinto sa baba, hindi niya iipitin yung hamba kasi matibay po, may lintel beam tayo sa taas. Ayan po. Tapos itong area, ayan po yung bintana natin. Yan, ito. Nilagyan din po yan ng lintel beam. Ayan po. Doon sa ating mga nakaraang mga video, tinalakay po natin kung gaano ka-importante yung lintel beam na yan. Ayan po. Kaya ipinapakita ko po sa inyo yan para masasabi po natin na yung pinapalabas natin sa ating mga video ay ina-observe din po sa ating sa job site. Ayan po, lintel beam po yan. Ayan o. Yan, kitang-kita nyo po. May lintel beam po tayo. Ayan, magtataka kayo bakit na nakahiga yung ating mga kasama. Break time po namin. Kaya okay lang po yan. Ito po. May lintel beam po tayo. Ito po. Kung inyo pong makikita, ito po yung opening ng ating bintana. Tapos, meron po tayong biga dito. Yan, yan po yung tinatawag na lintel beam. Yan po yung pinag-usapan natin nung nakaraang video natin. Kung gaano po kahalaga ang lintel beam para maiwasan po na magkaroon ng mga hairline cracks dyan sa mga wall natin at saka sa mga pinto natin. Ngayon po sa ating pag-estimate ng ating hollow blocks, no, sa isang square meter po ay meron pong 12.5 pieces na hollow blocks. Kahit ito po ay 16, 15, 14, sa isang square meter po ay may 12.5 peraso ng hollow blocks. So, paano po ba kinukwenta ang square meter? So, ang formula po niyan, ang formula na ating gagamitin ay kukunin po natin ang taas at ang lapad ng
ating area. Tapos pagka nakuha na po natin, halimbawa 120 cm or 1.2 meters, tapos 5 meters po ang lapad, no? Imumultiply lang po natin 'yon. Kung ano po ang kalalabasan nun, yun po ang ating area, ang kung ilang square meter. Tapos imumultiply po natin siya sa 12.5, no? Kasi ang isang square meter po ay may 12.5 na peraso ng hollow block, so imumultiply po natin siya ron. Ngayon, kung ilan po ang magiging kalalabasan, ang mangyayari po nun ay yun na po ang estimate ng ating hollow blocks. Pero teka po, meron pa po kayong dapat malaman sa pag-i-estimate ng hollow blocks, no? Sa pag-i-estimate ng hollow blocks, kung nakuha nyo na po ang kabuang bilang ng hollow blocks, importante po na dapat magkaroon tayo ng tinatawag nila na contingency, no? Yung contingency po na yun ay pasusobrahan nyo po, no? Sa amin po, sa project namin, in every 100 pieces ay pinapasobrahan po namin siya at least 15 pieces. Kasi po may mga instances po na sa delivery na babasag, no? Sa pagbabasag ng siruho. Ayan po, minsan sa pagta-transport, no? Sa pagbubuhat po ng ating mga kasama, nababasag po siya. So importante po na meron pong contingency. Isa pa po sa dapat po nating malaman sa pag-i-estimate ng ating hollow blocks, dapat alam po natin kung saang area tayo magle-layout o maglalatag ng hollow blocks. Kung tayo po ay maglalatag po ng ating hollow blocks sa ground floor po, o ito po ay sa babang bahagi ng ating project, o sa madalit sabi po, kung ito po ay nakasayad sa lupa, no? Ito po ang isa sa mga mahalagang bagay na nakakalimutan sa pag-i-estimate. Lagi po nating tatandaan na sa paglalatag po ng ating hollow blocks na tayo po ay nasa ground area, no, lagi po nating isasama yung 40 cm. So ano ba yung 40 cm na yon, no? Yung area po na nasa ground, ang hollow blocks po ay binabaon po siya ng dalawang patong. So kung magmula sa ground, maghuhukay po siya ng almost mga 50 cm para po pagbaunan ng dalawang pirasong hollow blocks. So wag po nating kalilimutan 'yon. Tandaan po natin na kapag tayo po ay gumagawa sa ground floor, lagi po nating iisipin na kailangan nating magbaon ng dalawang layer ng hollow blocks sa ground floor. So sa madalit sabi po, yung taas po nung area natin sa ground floor, kung ilan po ang taas, lagi po natin siyang dadagdagan ng 40 cm. Yung 40 cm po na yon, para po yan doon sa dalawang layer ng hollow blocks na nakabaon sa lupa. Standard po yon. Sa muli po mga kapatid, maraming salamat. Dalangin ko po na ang videong ito ay nakapagdulot sa inyo ng kaalaman, nakatulong sa inyo sa inyong araw-araw na gawain, lalo na po sa mga nagpapagawa at nag-iisip ng kanilang budget para sa mga kanilang proyektong pangkonstruksyon. Maraming salamat po. Ito po si Jude Rios. God bless.